Naglabas na rin yung table hats ko. No? Wow! Ayan. Labas na rin sila. So, ngayon, talagang kaya magpalabas natin, no? Yun, no? Nagbaligtad. Pumasok lang siya. Wow! Ayan. Wala na kayo. No, subscribe ka na lang, no? Ayan, no? Tignan nyo, oh. Sa labas yan, ha? Tinabunan ko lang lamisa. Subscribe ka lang para ituro ko din na ituro ko sa iyo kung paano mag-table hatch, no? Technique. Ito guys, itong video na to guys, kung mapansin niyo, wala akong papisa ngayon, ang may papisa ako ngayon kunti lang. Pero kung mapapansin niyo dito, no? Ang ituturo ko lang dito kasi marami nagtatanong pag nagginaya nila yung table hatch, no? Ito yung technique sa table hatch, no? Kumbaga technique to sa table hatch, no? So, ang ituturo ko lang dito, kadalasan kasi pag nag-table hatch ka, lalo pa sa buong magdamag, no? Sa buong magdamag, ang nangyayari guys, lumalamig yung panabi, no? Lumalamig yung mga panabi. So pag lumamig yung mga panabi, katagalan niya, mga sa magdamag na hindi mo magisingan, pag naglamig yung panabi guys, ang mangyayari guys, mamamatay yan. Pero kung, kasi ang kadalasan yan guys, hindi pantay ang init, no? Tignan nyo guys. Oh. Ayan guys, yung 36.7, buhay yan sa guys. Buhay yan, no? Minsan, ang mga panabi niya, kung mapapansin mo, yung panabi niya, kung tututukan natin, ayan ang init niya. Pantay, guys. No? No? Hindi po yan ang dadaya. Hindi ko pa sinasabi yan na mainit o malamig. O, tingnan nyo, guys. Ang gitna, tingnan nyo. Sa gitna yan, ha? Sa gitna, o. O. Wow! Parehas, diba, guys? No? Wow! Si Randy Bo Morales na taga Palawan na nagtuturo, no? Nagtuturo kung paano magpapisa ng itlog ng itik at itlog ng manok sa inyong mga incubator, no? Nagtuturo din ako guys kung paano gumawa ng incubator sa mga video ko. Yung mga tanong nyo, no? Yung mga tanong nyo, eh, halos nasagot ko na po sa aking mga video. Pero dito guys, sa video na to guys, eh, sa table hatch, yung technique sa table hatch yung ituturo natin dito. Kasi marami nagtatanong, kahit sa akin dati, yung nagbago pa lang ako magpapisa, tinatanong ko rin, kasi kung anong gagawin, minsan pabayaan na lang ba talaga, wala ka nang gagawin pag nakalagay na sa table, pag nakalagay na sa init, nakalagay na sa lamisa, wala ka nang ibang gagawin kung hindi pabayaan na lang ba talaga sa lamisa. Itong tip na to guys, ito yung maraming kung may gumagaya sa akin, nasakit sa ulo nyo to guys. Kasi guys, kung nag-table hatch ka, unang-una, every 3 hours, hahaluin mo yung itlog, no? At saka, linawin ko guys, 22 days o 21 days, pwede ka nang mag-table hatch. Pero dito sa tip na ito, ituturo ko dito guys, ano yung gagawin mo oras na lumamig yung mga panabi nito, no? Sa halimbawa, tulog ka, pagkagising mo, paghipo mo yung sa tabi, ay malamig, no? So yan yung ituturo ko sa inyo kung paano nyo gawin at paano nyo painitin o imintin parehas yung init ng itlog, no? Para hindi kayo mamatayan. So sumpisa natin yung topic natin sa video nito para malaman nyo kung ano yung ginagawa ko. At halos perfect 99% o halos 90% yung napapapisa ko, wow, dito sa incubator ko na maraming hindi naniniwala. Pero puntahan nyo ang mga video ko. Puntahan natin. Shout out sa mga nagpapashout out. Madalian lang yung vlog ko. Where to go? Puntahan natin ang topic ko dito. Let's go! Pansin mo guys, mainit yung panahon. Sa akin guys, pag malamig pagkagising ko, itong tip na to, ituro to ng mga veterano rin talaga, no? Wow. Pag mainit yung panahon, sa umaga pagkagising mo, no? Pagka umaga pagkagising mo, halimbawa sa mga alas 8, pwede mong ibilad sa init, no? No, ibilad mo sa init, no? Yan ang ginagawa ko tuwing pagkagising ko na malamig ang table hatch ko, malamig yung itlog, hindi pantay, so binibilad ko sa init. Ayan guys, no? Pag ano guys, pag malamig sa umaga pag gising mo, no? Namumukha niyo ba? Yan ako, no? Tingin ka nga dito, pogi. Ayan, no. Tingnan niyo, meron tayong model na bago dyan. So, pag umaga pag gising niyo guys, yung mga malalamig sa tabi, no? Ilagay niyo sa gitna. Pero for the seconds lang guys, pwede niyo ibilad sa araw para maging pantay yung init, kasi pag binilad niyo sa araw, lahat 'yan mainitan.
Yan ang point ko, guys. Kaya pag binilad nyo sa araw, pero wag nyo munang siyang masyadong ibilad sa araw kasi dapat meron kayong thermometer gun. Yung sinasabi ko, yung pinapakita ko, you know? Dapat may ganun kayo, monitor nyo na wag siyang umabot ng 38. No, wag siyang lumampas sa 38. Kailangan ibalik nyo na sa loob, no? Pag masyadong mainit sa 38, dapat may mga gamit din kayo tulad ng pang-spray na tubig. Nakikita ko 'yan sa mga video ko, no? Ayan guys, no. Ayan oh, merong ganyan, no. Nakikita niyo yung hawak ng tagapapisa ko. Yan, no. Meron siyang ganyan, no. Kasi nag-aaral siya dito sa akin, nagti-train. So tinuturuan natin 'yan, libre 'yan ang pagturo natin. Tapos may pang-spray, tulad yung hawak-hawak niya na sa tubig. May pang-spray. Once na uminit siya, umuber siya ng 38, magtaas siya ng 38.5. I-sprayan niya. Then yung lamig, ayan, tinitignan niya rin. Dapat may mga gamit kayo na ganyan. So, yan ang talagang ang purpose, guys, para lumamig. Pumares yung init sa incubator. Sa gitna, no, yung sa mga panabi na yan, yung mga panabi niya, dapat parehas ang init niya. Kasi pag yan ang sa tabi, lumamig. Guys, ng ilang oras, guys, mamamatay na yan. Pag sumobra siya, lumamig siya, sumobra siya ng mga 5 oras, hindi nyo nagisingan sa magdamag, guys, mamamatay yung papisa nyo. Kaya yung point dito, guys, no, pag nagpapapisa ka, dapat bantay sarado mo. Kaya sa mga inahin, yung inahin, guys, yan, guys, ay lahat buhay, guys, kasi, guys, minumonitor ng inahin. Pag mainit, ano, pag mainit, binabaligtad nila, no, binabaligtad nila. So yan yung tips ko dito na malupit, no. Pasyalan muna natin yung papisa ko, guys, yung sisyo ko dito sa kulungan ko. Kukunti lang yung kukunti na lang, guys, no. Kukunti na lang, kunti lang yung papisa ko ngayon, guys. Ayan lang yung papisa ko. Pero update pa rin ako sa inyo na dapat, guys, yung mga papisa, dapat kung paano. No? Tulad yun, guys, ilang minuto na, ibabalik niya na sa loob. No? Dadalhin niya na sa loob ng bahay yung itlog kasi hindi mo rin pwedeng itagal doon sa init. Kasi nga, guys, mamamatay yan, no? Siya yung nagpapapisa sa akin, guys, ngayon, no? Yan yung nagpapapisa dito sa akin ngayon. Siya yung nagpapisa kasi nga medyo magulo yung bahay. Busy rin ako kasi yung incubator ko, guys, na rep, oh, punong-puno din yan, guys. Punong-puno din yan, no? Mula sa baba, guys, kung papansin niyo, puno yan. No, nakasalang na naman ako. So, ang init niyan, guys, oh, tignan niyo. So, ang init niya 38.1, so pag nagbaba siya, umiilaw na rin siya. So hindi ako nagpapapisa ngayon, guys. Yung assistant ko yung nagpapapisa ngayon, guys. Yan po yung magaling magpapisa na yun ngayon. Tinuruan na rin natin yan. Yan, bali dito sa bahay. Yan, siya na nagpapapisa sa akin ngayon, guys. Kasi ako, guys, nagbablog talaga ako para mas marami akong marami tayong maituro sa inyo, no? Kumbaga, ako na yung nagtuturo sa kanya para makapapisa. Nagtitibulats na rin siya ngayon, marunong na rin siya magpapisa ngayon. Talagang magaling na siya magpapisa, no? Hi guys, maraming salamat nga pala, guys. Ang dami na nating subscribers, no? Congratulations sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa mga hindi nag-subscribe. Please subscribe niyo yung channel na to, guys, kasi ito yung channel na may puso, no? May puso na talagang gustong tumulong sa mga baguhan, no? Sa mga baguhan. Wala po akong ibang mapapala kundi gusto ko lang tumulong, no? At gusto ko marami ang maging veterano sa buong Pilipinas, no? At guys, huwag niyo kalimutang mag-share at mag-comment. Kung may comment po kayo diyan, sinasagot po namin ang mga comment niyo para mas lalo kayong matuwa, mas lalo niyo maunawaan kung paano ang tamang pagpapisa. But congratulations nga pala, guys. Talagang masaya po ako kasi marami na ang pumansin. Marami na ang natuto, marami nang natulungan ang channel ni Randy Bo. Kaya congratulations, guys, na nanood ka rin dito. Huwag mong kalimutan, no? Huwag mong pabayaan na hindi ka makasubscribe. Please subscribe, no? At paki-share para mas marami tayong matulungan. Maraming salamat at see you next video. Love you, guys. Okay, mga kahitik, i-subscribe niyo to.